Ang hirap naman mag-invite. Ba't ko susundin? Kaysa daan mo. Hindi ka tinetext ang apply mo para sa sarili niya. Tinetext ka ng apply mo kasi gusto ka niyang tulungan. Kasi ikaw dati, nagkatrabaho ka lang. Ang goal mo lang, kumita buwan-buwan. Tama, mali. Inaantay mo lang yung 30 para kumita, sumahod ka. Ang gusto ng apply mo, babago buhay mo. Dapat may tiwala ka sa apply mo. Pangalawang bagay, pwede kang may tiwala dapat sa company. Yan. Kahit na maganda direk-direk sila, kasi hindi lang naman tayo may nasikaso nila, kailangan may tiwala ka sa company. Kasi kung wala kang tiwala sa company, paano ako magpapasaya ng tao? Eh, ikaw mga walang tiwala. Kailangan lagi yung may tiwala sa company. Pangatlo, siyempre malaki ito para sa sarili mo, di ba? Kailangan meron kang tiwala sa sarili mo. Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng sasabihin mo, sa lahat ng ibibigaw mo, dapat may self-confidence ka. Huwag kang matalo. Di ba natin, hindi mo ako pag-asenta sa ganito, maraming tao. Isahan lang ako, table lang. Pag naging dalawa na, nanginginig na ako. Kinakabahan na ako. Pero guys, yung isa, dalawa, tatlo, hanggang nakapagsalta na ako sa libong tao, wala na, immune na ako. So bakit? Ikaw ba naman ang magbago buhay, hindi mo ikwento eh. Tama, mali. Pangatlo, dapat kay God. Diba? Dapat may tiwala ka kay God. Dapat siya isentro mo. Kasi lahat ng bagay sa mundo, o lahat ng ikitain mo, lahat ng mangyayari sa'yo, siya naman ang may alam. At lagi ka huwag makakalimot sa lahat ng gagawin mo. Lagi ka may tiwala. Okay? Commitment. Siyempre. Kasi iba sa atin, bakit ko tinatakal yung commitment? Kasi iba sa atin, bagsak ang commitment. Bakit bagsak? Kasi naiintindihan ako, busy sa trabaho, diba, walang oras, pag-uwi, pag-unda, hindi na kaya ang gawin. Kaya sabi ko nga eh, dalawang oras lang, spare time mo lang sa buong 24 oras mo. Sa isang araw, gawin mo to. Isingit mo lang. Malay mo may magbago sa buhay mo. Diba? Tom, $500. Isang buwan. Extra income, pwede na. Huwag na yung million, Tom. $500. Pabili mo na ng S3. Buwan-buwan, iba ibang kulay. Diba? Diba? Pag ayaw mo na, papadala mo na sa Pilipinas. Buwan pa, may extra ka. No? Yung mga tipong ganun. Diba? Kasi, alam mo bakit sinishare to? Kasi gusto ko, yung kayo naman yung magsalita rito. Yung, ako dati nakikinig lang, nakaupo lang, umakain lang ng candy. Diba? Para lang tarasir. Umamilyar kayo sa tarasir. Maliit, ma'am. Kung kahit sa pare mo, hindi gumagalaw. Walang reaction. Yan, parang ganyan. Joke lang. Diba? Dati ganun lang din ako. Kinidnap. Pinakita ka ng negosyo. Nagsimulang mangarap. Diba? Dapat lagi commitment natin 100%. Kasi yung mga tao na nasa taas nyo, si Joan, si Gerald, yung asawa ni Joan, si Hans, at ako, ang commitment namin sa inyo, 100% eh. Alam mo bakit? Kasi dinrap nga namin yung mga trabaho namin eh. Si Gerald, iniwan nga mag-isa yung asawa niya rito eh. Diba? Para sa loob ng tatlong buwan. Si Hans, nag-resign nga sa trabaho eh. Si Joan, may trade license. Hindi na binalikan eh. Diba? Isipin mo, magkano trade license? 15. Magkano? 20,000 dirham. Pero dinrap niya para sa inyo lahat. Yun yung commitment ang mga apply nyo. Ikaw, hindi ka naman, hindi wala namang humihingi sa'yo, drop mo ang trabaho mo, hinihingi lang namin sa'yo, dalawang oras, hindi niya pa kaya ibigay. Power. Kaya no one din. Yung check-in ang apply mo,
hindi mo maabutan. Alam mo bakit? Kasi ikaw tulog pa, yung apply mo gising na. Ikaw pagising pa lang, yung apply mo naliligo na. Ikaw maliligo pa lang, yung apply mo may invite na. Ikaw pag-invite pa lang, yung apply mo nagpe-present na. Ikaw upe-present lang, yung apply mo may pay na. Kaya no wonder yung kita mo at saka kita niya hindi magkaabutan. Minsan wala kang kita, siya may kita. Diba? Kasi alam mo bakit? Kasi yung commitment nila napakataas. Bakit hindi mo subukan kahit 10% lang ng 100 ibigay mo? I-commit mo lang. Diba? Parang mag-girlfriend boyfriend, diba? Ang commitment mo napakalalim. Diba? Pero anong isang kapalit? Sakit ng ulo. Tama mali. Diba? Sakit ng ulo. Pero still, nag-commit ka. Hindi lang oras. Puso mo pa. Pero kinukumit mo. Hindi mo alam kung magiging mag-work out. Tama mali. Yung isang relasyon. Pero ikaw willing ka i-commit yung buong puso mo, yung buong pagkatao sa isang relasyon. Ganon din dito. Pero hindi lahat. Hindi lahat buong pagkatao mo o buong pagmamahal mo hindi namin hinihingi ito. Ang hinihingi lang namin konting oras, konting panahon, i-commit mo rin ito. Ah, mali. Okay, sunod dito. Deepest why. Deepest why. Ito, pinagusto kong topic dito. Deepest why. Bakit mo ba ginagawa ang laminate? O bakit mo ba ginagawa itong network? Tanong ko mo, sino mo yung mga kasali rito? Ako lahat sila. Si ma'am. At pala sila membro, no? Ma'am, membro ka rin, ma'am? Hindi pa. Hindi pa. Siya lang, hindi pa. Siya hindi pa. Nadagit siya. Nadagit siya. Ma'am, tanong ko, ma'am, bakit mo ba ginagawa ito? Bakit mo ginustong gawin ito? Maganda na yun. Yung totoo, ma'am. Okay yan. Ay, mabukuhan mo yan. Bakit, bakit ka sumali? Bakit mo ginagawa ito? Para yung mama. Si mama, ba't mo ginagawa namin eh? Wala na, ano na ako ng ate ko. Marshall Law. Influensya lang. Para pa lang yun. Sumabay lang ako. Ah, sumabay ka lang. O hindi mo talaga alam. Hindi. Yung deepest why. Kung bakit mo kailangan gawin ito. Share ko lang sa inyo bakit ko ginawa ito. 6 years ago. Alam mo kung bakit. Kasi wala akong tinapos. Nag-realize ko lang yung nakayanan ko ng nakayanan ng magulang ko. Akala ko hindi na magbabago ang buhay ko. Dumating sa point na nagluho ko. Kasi akala ko wala nang pag-asa. Dumating sa point na bagong taon. Nakikita ko ibang bata. O ibang kasinilad ko lalabas. Kasama yung magulang nila. Kasama yung pamilya nila. Pag manonood ng sining, kahay sa labas. May bagong sapatos. May bagong damit. Samantala kami, nagtitinda ng palamig para sa pangkain namin mamaya. Ngayon ba ito ginawa ito? Kasi ayoko nang dumating yung time. Ayoko nang bumalik yung panahon na yung bagong taon na yun. Ang hagda namin. Mahaling na may itlog. Pero na, weekend din naman ha. Medyo social naman kami. Kasi wala kami kuryente. Kahit dito, hindi ako gumagawa ng istorya. Kahit na pumunta sa Pilipinas, hanapin mo yung pangalang Mark Dapiton, yung unang-unang tao naniwala sa akin. Yung unang-unang tao nagbigay sa akin ng pagkakataon na magbago yung buhay ko. Kasi dati, akala ko, quit na ako eh. 80 na invite, walang sumali, quit na ako. Sabi ko ayoko na, hindi ako para dito.
tatanggapin ko na nalugi ako ng 10,000. Alam mo sabi sa akin ng best friend ko, eto 2,000. Pag dito hindi ka pa kumita, sige mag-quit ka na. Alam mo sabi sa akin ng Mark Davito, sino ba yung titira ng palamig na yun? Totoo ba yun? Pag gumagawa lang ng kwento. Sabi ko, hindi ako gumagawa ng kwento. Gusto mo bukas, ng alas 7 ng umaga, pumunta ka sa lugar namin. Pero meron lang ako isang request. Dalawa kayo ni Aris, pinang-apply namin. Yung top 1 tsaka top 2. Saka gusto ko, dalawin yung dalawang escalate. Yung puti tsaka isang itig. Para sila naka-escalate. Ay, pumunta sila sa lugar namin. Nakita nila yung tindahan namin. Doon siya napaniwala. Tao nagtitindahan ng palami. Yung mga tao sa akin, baliw sa akin. Ano yung mga tropa mo? Drug lord? Diba? Napakadami pera. Doon ako nagsimulang mangarap. Kung ang dahilan mo para pambayad sa credit card, para kumita ng pera, guys, hindi tayo salamin na ito. Pero guys, di magbabago buhay mo. Kung bakit tinatamaan ka ng discouragement at ang commitment mo bagsak, kasi alam mo kung bakit, kasi ang deepest way mo mababaw. Ba't hindi mo ubutin yung pinakamalalim mong dahilan o yung pinakapangit mong nakaraan na ayaw mo na mangyari sa'yo kasi wala kang pera? Diba? Ilang Pasko pa? Ilang bagong taon pa? Ilang pang birthday ng mga anak mo? O ng pamilya mo? Diba? Ano ko, sino, naalala nyo ba kung kailan kayong nagregalo sa magulang nyo? Yung pinaka-special na regalo. Naalala mo? Huwag mo isipin. Kasi hindi nangyari. Tama mali. Lalo na yung mga binata, mga estudyante, pagkausap ko, nag-iisip ko eh. Ano, may binigay ba ako sa nanay ko? Huwag kang mag-isip. Kasi yung inipon mong baon mo, gayon si nanay mo yan. Huwag mo isipin. Diba? Wala akong binibigay. Guys, baka ito na yung time. Diba? Pabigyan mo man lang sila trip to Hong Kong. Diba? Bago man lang sila mawala. Alam mo kanina ni Mark Capiton? Under them. Naka-escalade. Naka-Jaguar. Naka-dalawang expedition. Naka-Ford. F-450. Tsaka na isang pangalirang Honda. Noon, panahon namin, 6 years ago. Naka-14 million na bahay. Alam mo, sabi niya, Mark, nagtawa niyo kami, Mark, masaya to eh. Masaya yung 10 million eh. Masaya yung 14 million na bahay, may swimming pool sa likod, glass house, marami akong pera. Ay, isang bansa pwede mong gusto pumunta, makakapunta ako. Pero alam mo, sabi niya, Mark, bago ko narating to, bago na punta sa akin lahat ng sasakyan na to, bago na magpatayo ng bahay, uli na yung lahat. Alam mo bakit? Si Mark Dapiton, ang istorya niya, isang 21 years old, dropout. Dropout siya ng letran. Bakit siya nakapag-letran? Eh, tigapin ang compound siya. Basketball player po siya. Nung high school siya, saka ng college siya. Pero lahat po, bumagsak sa kanya, sinag-dropout siya. Yung taong lolo niya na naniniwala sa kanya, galit na galit. Minumura siya lagi, nawala ng tiwala sa kanya. Dumating yung point na kinumpronta siya ng lolo niya. Alam mo, sinagot niya, siguro, lolo, hindi ako magaling sa pag-aaral. O hindi ako magaling sa gusto mo. Pero darating yung time, magiging proud ka sa akin. Kahit tumingin po kayo ng yellow page, ang dapiton po, konti lang. Sila lang po. Alam mo, masakit. Kikita niyo yung 10 million, ay 100 million sa loob ng 4 na taon, sa 14 million na bahay at lahat ng sasakyan na to. Alam mo, sabi niya, Mark, nung kinita ko to at taga-kotse ko, nung tinatayo yung bahay ko, umiiyak ako. Hindi dahil masaya ako. Kasi ni isang tornilyo, ni isang pako sa loob ng bahay ko, hindi nakita ng lolo. Hindi na nakita ng mahal niya sa buhay ko, paano siya masisi. Diba? Ang tatay ko, pero na, bago na matay ang tatay ko, matay ang tatay ko 2007. So bago na matay ang tatay ko, nakita niya ng bago buhay ko. Kasi negatibo ang tatay ko.
Sobrang negatibo na tayo. Ayaw maniwala. Pumikita na ako ng 40 mil, hindi pa rin niniwala. Hanggang nagpatayo ako ng bahay, negatibo pa rin. Sige mo nagpatayo ako ng bahay, negatibo ka pa rin. Ha? Hanggang huling girit namin sa kumpanya namin. Umalis po ako November 18. November 18, sa Maynila. Pumunta po ako ng Baguio. Isang buwan po ang palugid sa akin, hanggang December 19. Bago po ako umalis, sabi ng utol ko, sumunod sa akin. Ano, ngayon po siya, kapedral po siya ng isang kumpanya ng networking. Utol ko na ako, sina rin po. At ako lang din po nagturo. May isang produkto na po ako na naturuan, utol ko. Sabi ng utol ko, hindi pa siya nag-network ko. Tanda-tanda ako yun. Kuya, alis ka. Sabi ko, punta kang Baguio, mag-network ako. Sabi ko, wala nang nangyayari sa networking ngayon. Sabi niya, pwede naman dito ka na lang. Sa kailangan ni mama ng 50,000. Sabi ko, para saan? Para dun sa negosyo natin, pagpuna natin sa mga paninda natin. Sabi ko, siya, 30 mil napakalaki naman nun. Eh, siyempre, magpapasko ngayon. Gusto ni mama, sa unang simbang gabi, meron na tayong mga tinda, mga laruan. Siyempre, magpapasko eh. Pati na tayong laruan. 50 mil, kasi gagawa mo ng paraan. Dumating po ako ng Baguio, ang pera ko po, 2,000. Okay, 2,000. Wala po akong kasama. Hanggang sumunod po si Ares. Sendo po ako ng top 2. November, December 17, at December 15, tawag po sa akin ang utol ko. Tol, December 15 na, bukas, ibang gabi na. Paano ba makakapabili si Mama? Mangungutang na ba kami sa Bombay? Alam mo, sabi ko, Tol, konting araw na lang. 4 araw uwi na. Tol, hindi ko kailangan ng ganyan rason. Ang kailangan ko, sagot mo. Mangungutang na ba kami o gagawa ka ng paraan? Isipin mo, ganun. Ka-demanding, eh, no? Sabi ko, sige, Tol, gagawa ko ng paraan. Umuwi ako December 19. Pumarating escalating dating sa bahay, sa tapat ng tindahan namin. Simbang gabi, alas 4 ng madaling araw, nasa tapat po kami ng simbahan. Sinisita kami ng pulis dahil lakas ng konsip. Bumaba po kami. Nakasando po ako, naka-jersey. Wala pa po ang tatuon. Sabi ko, init naman dito sa Metro Manila kayo. Sa Baguio, ang damig eh. Pinubad ko po yung damit ko. Pangubad ko po ng damit ko, kumakaway po yung 160,000 sa tatay ko. Nasa utol ko. Kung saan galing niya? Doon sa ayaw mong paniwalaan. Doon sa networking na sinasabi mo walang kwenta. Sabi ko sa mama ko, Ma, magkano kailangan mo? 50,000. O, 50 mil. Wala na makatrato sa'yo, ha? Alam mo, sabi ng tatay ko, ay, para sa akin. O, kasi negatibo ka, ito sa'yo, 2,000. Gusto ko yung pera. Diba? Hindi po ako nababaliw doon sa 50 mil na binigay ko sa nanay ko. Ah, nababaliw po ako. Yung mga tao na hindi naniniwala sa akin ng araw, lahat po sila nasa pagkakas. Lahat po sila naniniwala na sa akin. Hanggang dumating po na namatay ang tatay ko. Namatay po ang tatay ko, back to zero po. Inubos ko po yung pera. Hindi ako nang hinahin. Kasi yun na lang yung time eh. Ay, may bibigay ko sa kanya eh. Kaso masakit ko. Doon pa sa bingit ng kamatayan. May bigay ko. Yung sarap na sana ng buhay. Kung hinataw pa ng tol. Kasi kahit ako umita ng mildo, tingin ko kulang pa eh. Kulang pa yung trabaho ko eh. Guys, bago ko tapusin to, gusto ko lang maging isang aral sa inyo. Ng buhay ng tao. Parang gulong lang. Isa nasa ibabaw pa, isa nasa ilalim pa. Pero sabi nga ng mga kumita, kumita ng milyon, o nagbago yung buhay. Ang buhay sa taas, malungkot. Alam mo bakit? Kasi konti lang kami. Diba? Life is a matter of choice. Diba? Pag nasa taas ka, bukas, gusto mo mag-metro, gusto mo mag-taxi, pwede mong gawin eh. Gusto mong kumain ng toyo, gusto mong kumain ng itog, pwede mong gawin. Pero pag nasa baba ka, bukas gusto mong mag-kotse, bukas gusto mong kumain ng steak, hindi pwede. Diba? Life is a matter of choice. Nasa kamay mo, ang pag-asenso mo. Wala sa kamay ng ibang tao.
ang kaya ko lang po ipangako sa inyo, kahit nasa Pilipinas na po kami, yung salitang tulong, lagi ko po sinasabi. Napakalaki po ito. Tulong. Yan. Hindi po dahil texter ako ah. Tulong. Bakit po tulong? Po dahil dalawa po tayo. Pagtulungan po natin. Hindi ko po kaya mag-isa to. Hindi ko po kaya magtrabaho para sa kita nyo. Iyang-iya naman ako sa inyo nun, no? Di ba? Di ba? Kailangan ko po yung tulong nyo. Bigay nyo po kami ng commitment. I-commit din po namin yung sarili namin sa inyo. Ano po yung loob? Simula po nag-umpisa kayo, hanggang pumunta kayo ng malaki, hanggang magbago yung buhay nyo, kasama po namin kayo o kasama nyo po kami sa pagkikip ng pera. Okay? Sana po, meron ako na iyong aral sa inyo bago man ako lang ipag sa Pilipinas. Itong darating na Friday. Maraming salamat po. One more time for Mark. I hope you learned something out of the lecture of Mark. And we are looking forward to see you with a better life 6 months from now. Kung gusto niyo yung copy ng video, Neil will provide you a copy. Para at least during our free time, maririnig natin, makikita natin yung lecture ni Mark. I'm sure that you cannot digest the information in just one setting. I believe that repetition is the mother of learning. Yes. So, pakinggan natin palagi para more or less, when you talk to people, you'll be able to share the insights that we heard from Mark. So, meron tayong kunting salo-salo pagkain. Palakpakan natin kay Mark one more time. Kaya na.